One TV Special 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 Report Special Report. Igala, kumusta? Nining bahina ni ata sa opisina sa ato ang usa sa mga abtik no nga City Councilor sa Osamis, si Attorney Mars Dapayan ang atong majority leader sa Osamis City Council. Ni ata aron laing inquiry na dunggan nato ni sa discussion during sa session regular sa konseho. Di pa lang dugay pero mas mapaklaro pa kini kung atog yung personal yun na ito nga ma-interview si Attorney Mars Dapayan labot sa aprobahan ng ordinansa sa interim ordinance use permit no may labot special use permit labot ani ni atong mga bidyukihan katong mga tindahan nga namaligag ilimnong nga makahubog mga regulasyon og mga requirement nga aron na ma-qualify or mahatagan gyud og permiso ang atong mga negosyante og ingon niini nga matang sa negosyo. Okay, bali mo ta client ni kada pa ato location karon aron sa opisina sa ato ang new capital leader sa City Council. Di matag siya dugang papasabot ni kalabot sa special use permit nga di pasa o di aprobahan sa konsilyo pagkahapon. Pero una, attorney, imuhang greetings sa imuhang matanaw sa Asins Osamis Channel, sa One TV Osamis, o sa Osamis Observer. Salamat kayo, Sir Bernard, ni Sir Maki, ni Jan Tommy, ni si Adone, di sina, o sa inyong uban-kauban, sa inyong pagkahanin sa komisina aron makatimbol o mga informasyon kabahin sa bagong gipasar nga ordinansa kagahapon sa atong regular session o umapay niyang pangunta na akong dawaton, Sir Bernard. Tayuan na ito, nabra mong pasabot yun ito sa itong mga eksonosonistong, especially sa mga negosyante, o katong mga bangkot, mga yan ang mga sama na mo, mga kuhan, kagausamis ko. Unsa yung ka-importante ang special use permit para sa mga negosyante, para sa LGO, o para sa katawahan sa Osamis? Kaling atong interim ordinance, interim ni kay kasamtangan, samtang wala pa napasar atong CLUP o Comprehensive Land Use Plan. At ang sunod yung ordinance nga happy tayo itong mapasar at ang lang itiagyo tayo ngayon nga maghimutag final consultation sa katawan sa stakeholders nga mapiktahan na ini sa atong tapos ng karong Pebrero next month at ang inipasar sa CDP. So in the meantime nga wala pa ang CDP ang sunod yung ordinance lagang tayo isuna nga nangindahay nga ilang negosyo at ang ansag permit. Kaya naamang ko'y ato nibawaan nga nasunod yung balaod nga naglimita sa distansya sa usa ka negosyo isa winto sama sa pangitan ng SERB o nabaligya o ilimlon, wines, liquors o na yung mga bidyuki o ban pa nga susama ang mga isa winto nga naghatag o negosyo nga 200 meters lang gikan sa public places, mga simbahan, mga hospital, mga public parks, mga plaza, iskilahan, uban pa. So, ato nakita nga, dagang sabihin to, nga, sama na lang, at, na sulod sa maong distansya, 20 meters. Kaya ato man hibawaan nga, kaya sa gamay siyudad na nakabulag-bulag ba ang mga simbahan, ang mga dagang simbahan, nakabulag-bulag din mga public buildings, ang sitio, lalo sa Aguada, ang ato si Delk, tayo po, to Abis Ostox, ang City Engineers, Abinite, yan na po yung mga public parks, yung gamay sa dad, na hindi ka inanan, na mga video kay mga resto bars, na mapiktahan. So, nag-violate kayo, so, nasunod nga, mga balaod, lugan lang napasar. Ang katong Public Act 938
1953 na giamendar kan sa Republic Act 1959-1954 o giamendar sa sold nga Republic Act 1224. Ang primero ng Republic Act 1938 naghatag og gahom sa mga LGO, munisipyo o siyudad nga regulate sa mga establishment ng sama ini. Kaya nato ingon na mga cabarets, nightclubs, mapunan mga tanong sana, no? Billiard, poles, bowling alleys na maghapon karon, dayon mga salons, bars sa una. So muna gireglate niya ang 98 yamendar nagbutang na 500 meters nga limitasyon distansya gikan sa public buildings, mga simbahan, mga siyulan o paingon sa establishmento, imnanan, mga bijuki bars o sa una mga kampa, mga nightclubs, mga salon, mga bars. So ang latest nga balaod katungan dito po gireduos, gihin mo ng 200 meters murag regional meters o lahim na regional kaya gikan sa center sa eskwilahan paano sa center sa establishmento na po yung peripheral gikan sa perimeter sa public place paano sa perimeter sa establishmento. So pita itong regional kay Medyo Pad kaning atong interim ang pasukot ane sa 30 meters gikan sa entry ang entry gil sa simbahan paingon sa entry sa imnanan o shortest distance by foot. So mas kung sa mas pabor sa mga negosyo kaling lang kay kanang 30 meters makubay gud ang ayo sila kumone niya ato diba ang ato mayor sa BND o kaya assist sa MS nagsunod gyud sa itong balaod nga di nato ignore ang balaod sa Pilipinas o sa atong lokal ng ordinansa atong ipinahimutan ato sa doon muna nga tungkol ini dagang siya mga establishment na napiktahan nga nakangyo taon sa atong LGO ito mayor nga matagaan sila og konsiderasyon muna isudyan atong legal department sa atong legal team muna we come out with this remedy interim ordinance meaning interim sa atong wala pang silipi wala pang suning para matagaan og yuta alibyo ang mga negosyante nga napiktahan sa atong nasudun nga ordinansa na limitar nga 20 meters yun ang distance. Kay karon mga sun bulan kay karon gud Pebrero atong gi tanaw sa atong assistant team pinang mayor nga humanaman ang CLP humanaman ang suning finalize na mahimo ta og final constitution sa mga tingsante bang sila maplano sa ilang investment dahil ng isang tinga ang hangin mayor, yun, pwede ba ang butang may hanapita o usa ka negosyo, muna yung negosyo ah. Yun, pwede ba ang butang may hindi hotel na napita. Dahil hangin, ito may yesterday. So, para maniguro si mayor o ang sisa team, nga ang ilang negosyo, wala kayo mga risiko nga may tabo. Kaya dahil kung ilang mga investments, ato sa kani nga kuwaon ilang mga inputs, ilang mga plano sa ilang negosyo, para atong masumita sa itong expert na consultant Panades. Para makita yun, unsay ang sitwasyon na abasiglaan sa no-build zone, na abasiglaan sa mga risky areas, mga hazard areas, makita daan para araw mapetisyonan po ng atong insyante sa ilang investment. So ato daan nga ikonsulta sa Panades. Kaya itong Panades, atong saligan, kaya maugin na ang nagplano sa pinakarakong sila sa atong nasod, ang Quezon City, pinakabibo, nga syudad sa atong nasod, Quezon City, ang pinakalakong income po, o sa Makati City, sila ang plano ang napita nga, may uswa yun. So, kita po nang hindahay po tayo, usa po tayo sa MES, at ang ikuha yun ni Mayor ang kanang expert yun nga consultant, ang Panades nga sigara nasa UP, University of the Philippines.
So mo na ang hitabo. Next month labit ato na ipasar ang silipi o ang ato suning. In the meantime, ato ka anog temporary remedy kani mga hangyo ato mga tingsante nga ma-sustainer ang ilang negosyo. Kaya naama ito yung mga na-close nga establishment ito, uban na nagalang gihatag sa itong nasunong balaot. Kaya ang nasunong balaot, di na ito mahimong ma-amendar. Kaya it's national law, it cannot be amended by a local ordinance. Pwita mo supplement lang. Among tapagi, kaya kini kung national law, 1954, 53, 55, dugay na kaiba. Nya lahi biya kay tanawon sa unang karon. Nya we have to be practical, we have to be realistic. Kay wato ka Manila, wato ka sa mga ubang dapit sa ubang Cebu, like siyudad. Iyo makita ba nga pagluha na mo sa public mga skorte na bugwa na mo na ba dinan sa unahan na inom na mga tao to mga abogado ubang para inom la. Oh. Lakay ba kaya? So, nag-violate sa itong national law. Kaya, wala gitulit na ba? Gitulit sa atong nasunang kagamahan. Wala na ba yung nag-monitor ba? Although, sa ubang napit, lagi na-implement na mga nakapan na itong year 2008, nag-grade ng mga isang visitor sa ito sa nasa University of Santo Tomas, napit, no? So, kanina ito ha, Samis, nangita na paagay nga, matapag nga nato itong isante. Nabitahan sa itong sunong blood nga, nalimita sa 200 meters. Ako ganyan ito, Sir Bernard, Sir Bernie, ako po sa sana, 20 meters ganyan ito. Oo, oh, para, okay. Gabay ko na sabi sa dad. May mga mga ngayon para sa hindi pwede, kay, tungkol sa sunong blood. Ito lang garo na, doon na ito, nasiratan ka niya itong mga tindahan, maligya o gilinon, pukod ng mga bars, na doon sa mga public places, yung government, institutions, nasira ito sila, tungkol sa pagtuman natin sa isang itinigyo. Oo, tungkol sa ito na sila. So, karon, ato ang pinag-remedy, pinag-tagpabor para sa mga negosyante. O si Tan Aoni mo ang isa ko, para sa mga negosyante. Doon na ba yung istoryan mo? Doon mo ka nabalitaan? Sa feedback so far, maayon man ang feedback nga nakahatanig remedy sa ilang mga restraints, ilang negosyo ba? So, makatagin niyo o remedyo kung ma-implementar na ng maong ordinansa. Okay. Ang muna yung pasar last Tuesday, agin na yung pasreading. Pero, ang muna naman na yung dugay istudyohan. Dugay na parang last year pa. Ang muna istudyohan. Ang saan pag pakihimo o remedyo na yung problema. Bisabi de national law nga gipasar sa Kugiso. So, kaya naabot igod na nakita nga muna yung among the best remedy in the meantime. So, makatabang yun sa itong negosyante. Okay, okay. So, karoon mo sa observation sa mga, nabinagay talaga rin sa amin, sa mga mga nightlight ako sa amin, sa mga mga. So, kani, makatabang din siya para paan, kapasigla ito ang negosyo, dugang ko niya pagiging mo sa itong syudad. Wala pa kayo naman na ma-appeal ang pilay, papapakuan ba, ang pilay bayad sa hatangang kag okay. Especial na permit to serve. Kaya naman ay itong mga restaurant nga di serve o limnon. Kaya ilha restaurant na. Wala sila permit to serve liquor. So, mga episode permit po na. So, wala lang incorporated eh. Basta sila yung ordinansa na mong ibutang na. Kaya sa income naman na, sa fees naman na. Pagka na sa pagi lang matagalong special permit ang mga isante. Kaya kung saan na mutana, kung saan gusto pwede, what? Patigal niya sa ito sa CPDO, dahil na mutana. Pwede na mag-apply sa CPDO. Kaya ito rin lang sa mag-apply sa CPDO. Panitan, isampo lang ka ng guts bar. Nalangan na sa una, tungkol na ay doon sa Medina College. Silbi, iskwilahan ng isawisma, doon sa City Hall. Mag-apply sa CPDO. Nga matagal special use permit nga interview sa CPDO, interview sila, examine unsa ang negosyo, ahan apita, unsa ang mga immediate environment ka mapiktahan, no? So magiging sa recommendation sa City Council, ilang endorse City Council, no? City Council
mahimamig determinasyon, langmit kumitiling, bahan sa imanong gusto, kung kinsa yung mga stakeholders kapitan, nabay mga residential area sana, nabakay music, nabakay loud noise, nabay acoustics, nabakay leban, unsa ba, ang tanawang, impose naman conditions, ngayon, palitan, mga ayag, na residential, pipila ka adjacent mga residential, mga unumba kabalay, mga isang permit, waiver sa lima kabalay nga. Pag-dialog sa silang masbingan. O manangin siya, mga wala yung object, no? Mga isang waiver nga, strong statement nga, wala yung objection kay, nga kung ugali na agay objection, kung nasa ilaban, saba, i-require na mo nga soundproofing nga, di na mag-istorbo, ipa-inspeksyon na mo sa atong permit division, di bagin maka-istorbo. Yan na. Yan, kung kanang sa, kanang dapit sa Malincol nga, Lord Chapel, mga isang Weber sa Chapel. Okay, nagagot yung issue nga, ang Chapel, like a search, pero akong research sa atong Google, pareha naman ang Chapel. Chapel, gabay lang. Pero it's a place of worship. So, more gapon. Ma-include gapon sa term nga church. So, muna, serve na. Example, apply ka sa CPDO, then examine, i-determine. Takas sa CPDO nga, na merits in mong negosyo, ang itabangan, ilang endorse. Kung makita nila nga, dili ang yan, mag-apply, labi na naasa area nga di maayo, hazard prone, risky na, ilang i-deny outright sa CPDO. Di na umbus sa City Council. So, kita nga dili na nga yan, dili lang. So, di na umbus sa mga. Mabuto na lang siguro sa negosyante. Mabuto na mahuman ato sa UP, patong zoning ordinance. I-endorse sa mga, aron kami maghimog conditions para ma-issue ang ECP. Okay. So, among i-hearing, among i-determinal, makita na mo, sumuon na yung mga conditions. Impose na mo. Baik na mo sa city planning permission o special use permit. Under these conditions, ilimit na mo ang palitan, limit na mo ang oras, tawan na mo sa SGS. Gabi eh, ano sa ba? Nya, yung noise, ana, muna eh, hinayan lang, ana. So, depende sa case-to-case basis sa tribunal. Sir, ano na ang mga inalan o mga barbie, okay na. Musta ang gulangan kung sa Pair 1? Tagot ang mapapag-open ang gulangan? Lahat po ng gulangan kay sa atong balaon nga nasunod ng sunod, depende sa LGO. So, sa ilang pahimong regulasyon, sa distance sa mong gulangan o cockpit, sa mga public places, mga sama sa eskwelahan, hospital, o mga public buildings. So, depende sa EDIO. So, kung hindi maka-apply, naman tayo mga existing ordinance, atasun doon. O, atasun doon na. Kung naman nga ripikto, tinahan ito, sa ito mahimo, nga matabagan sa pang nanginlahay nga makahimo ng negosyo. Tapos yung mga barangay na nakalami na pista, na maghigayon sila po mga rektor, gusto mo yung lahi po na, tekaan sa mayor, tekaan sa special permit. Labi na pista sila sa barangay, nga nagsuolog sila nga para mabibo ng barangay, na amo yung mga paghinday sa katawan sa barangay, nga maghimo na yung mga kaliokan para mabibo. So, nga isa lang, apply sa mayor permit. Para sa matagal-patag sa mayor, nga, para sa ma-repair po niya sa ato kapulisan, para ma-maintain na lang kasi kalinaw sa mga kalihukan. Kadon, kung masugdan dito ang attorney, pwede na daghan ng mga consenting ang masulog niya? Mga bar, masulog mo ni gusto? Oo, pero kung na yung lakang masulog, niya, nalama itong zoning ordinance next month, na ito si UDP, adapit ibutang ang mga bars, na na, makita na, high butak ang mga kalingawan, dapat. So, di na makita. Sayaw. Oo. Oh.
Kung ma-open ka bago i-sabihin, unang ikuha na mo ang info sa katawan, labi na mga isalte, kung sila ang plano, maghihimos lang mga resort, mountain resort, maghihimos lang mga bars, ana, resort bars, mabijuki bars, ahala ibutang, para amot lang matanaw, para aron nga, di nahinayka lang, imbis nila ba, di nahinayka lang kasi ba, niya, basin na po, nung, wala na yung masukuhay na sa itong city planning, itong CDP, land use plan, o sa itong suning urnan, so, masayang ilang investment. So, among kuha, ikuha ang dalang inputs, ilang paano, para itong matabangan sa EGO, sa Assistant Summit. Naka-mention kayo about investment, pero na, kayo kanyang interim, temporary lang siya. Kasi may tabo after sa kuhaan. So, good na, isuwa na sa issue pay, naka-operate lang, tapos, magsunod bulan, sunod na mga adlaw panahon, kung ma-approve lang sa EGO pay na, tayo suning ordinance. Kasi may tabo, katong negosyo, na nabita o kanyang KTV bar, bar, sa mga kaliha. Kasi may tabo, diskuhan, na nalapas na, wala na doon sulod sa zoning ordinance. Kasi may tabo, paulang na doon sila, pabalik nung nabot tayong lugar. Ato tagang, ato petisyonan, Sir Bernard, di na ito tagang retroactive effect ang mong ordinansa. Okay. O, katong lang ba kung matugod, soon na sa atong zoning. Okay. Pag na, kanang income, insisting na, kamulo na, atong tagaan ng proteksyon kay huwag si sala, no? Na mayroon mo nang balaod nga mag-ulang, di na mag-produce ilang negosyo nga karon nga ilang ginalihaw sa atong dakbayan. So, atong pangikumutan, matagal sa proteksyon, no? Sama sa sunong balaod, katong pag-amendar sa atong balaod sa nang 500 meters nga distansya, gihim mo 200. Dili mo ito mo epekto sa mga isabinto, mga kabaret, mga netlab sa una nga naanadaan sa wala pang balaod pa sa Congress. Sa kung po na nga aspeto kaya po? Panihon rin po? Consul, ano naman sa po yung nakahinapin na negosyante sa mga pala? Isa, maang oras ko no, mga alas 10, alas 12, dito ko nang hinap sa ilahan ko ang anang kasagaraan ko no, no lapas mo siya kung nakakaraan ko na naman. Ato nang timbang sa atong kunsiyo. Eh. Ato man diba, sa unang panahon, kailangan mga nightclubs, makabarit, ang ilang income na sa gabi na kayo. Tama ba kayo sa kadlaon? Na ada ka inong tama pa kadlaon, mga, kailangan mga, sa unang kabarit, wala naman ron, mga nightclubs, na alis sa umang sila tingin ako, di wala naman kayo. So, ang ilang income, di na sa nakalaw mga gabi yun, magkadako ilang income kay ang mga tao makahigin ang mga panahon na ba. So, ato natin itimangon. Depende po sa mga mapitahan ng mga residensya. Basig na ba yung mga residensya pa sa dool nga, mga tulog na, nga sige, okay lang yan na, pero basta tama na sa asunsya, SDS na. So, depende po sa circumstansya. Parameters sa mga self-dinto. Kaya inlain mo ang education sa mga self-dinto. So, depende sa palibot, ibinis sa mga katawan na apiktahan, no? Ana, Sir Jimmy. Mawala ang kopyo. Kayo, panunitan, nantay kopyo. Nakakipanong kopyo, kaya ng kopyo, Gold. Pala mo na ato yun, mga tao nga na-dautang na una. Kung madakpan ka, lapas ng kopyo, kung wala kay dautang himo, na alam kay legal nga mga hinundang, ano, nasa pagkopyo, hindi na magadakpon. Kaya, usan na kay regulasyon lang, para limitahan itong mga dota ang mga elemento sa kalimba nga doon na dota ang inauna. Labi na sa mga pataon, wala itong ginawa pero magsusuroy. Pasig na ay mabiktima pa sa mga salaod ba? No? Labi na mga babae, susunod gabi eh. So, muna ay intention sa atong corpio ordinance. Dili aron malimitahan ang movement sa atong katawan. Pala rin, Atty. Na, yung mga investor na gusto nito magpapagina na mga business niya, hindi rin sa rural, dito sa rural, kira, kira na ito. Pwede po, mas may pahilo sa atong NGO. Kaya, labi na naman tayo si Lupe, tuning, okay ba sa atong matabangan? Kaya, atong i-repress atong sultan, huwag ka nang iyang paano nga dapit nga butangan sa iyang investment in negosyo, dili ba na no build zone? Nabagay mga
ato expert siya man sa kanang nalapita di na moagi ang na sa mga kana ba na mga risky ba na mga simple nga lotang may tabo. So di ang mabutang nito sa da so atong repairdaan lang among gawag nga sayo-sayo pa pebo amis yung mga plano sa mga liso invest para atong atong matabangan at yun nga misiguro sa consultant nga kay sila may nabulog yun na mga ilang mga geologist, mga expert ba? Kablo ba nga? Kaya napita, kung saan yung napita na ilan may isinundaan. So, atong i-repairdaan para maayang nakasinigosyo, maputik sila ng ilang investment. Sato, sana para wala na ipubuhin mga puhon ma-encounter kung ibaling ang inyong mga itokos na negosyo, matunong na isa itong nobilsyon o atong lapit na residential dito siya tapos ng itokos. So, tinoon na muna. Mga puti siya ng daan. Okay. Dami na kung puhon na siya may tabot otan. Kisa basolon. Yung na iljo na po. Okay. Wala ang ano. Wala ba sa iljo nga dihinapita piligro na? Nga, one, repeat. So, atong insure nga, anong gusto yun? Mayo ang lakas hindi gusto nga dili sa maapiktan sa mga hazards. Mga risk. Kung saan na ito ang CVP ngayon na torne? Plansa na pag-usya. Pagtagali, humanang yun. No? Ayun sa mayroon na, humanang, ay muna ko sa atong sotat. Dugay-dugay na itong ipanday, pila ka tuig, na himutay mga seminar workshop, bitane, sa asana sa Royal Garden, nabutig himuto sa huyuhoy, seminar workshop, nag-involve na ito ang mga nakalang stakeholders, api ng mga nisante, sa pagka nato sa atong suning CLP Lanyas Plan o muna gitawag CLP Comprehensive Lanyas Plan at doon nang ayog aligig o isudyo. So manuman na among ating misa nga mahimong last year pero nalangan man sa atong consultant kay ang ilang ubang data dili updated it this back pa mga pilak tuig nga nalabay so di na mo reflect mas tinood yung nasa sa samis ba. So, hangin may nga, kanang ipapasin nga, updated nga, mo yung basihan, kay, para maayang good ang resulta sa output. So, manhumana, yan, ingon si Mayor nga, if we're able to withstand, nakapasinsatag, nahimu na yung pila naka tuig sa kabulan, why not give another chance, sa another round sa itong isante, nga last nilang mga in-post, mga ilang mga idea ba, makuha na mo para matabangan sila. Sa tagaan ng mutsan, sa karong bulan, ha, makuha ilang mga plano sa ilang negosyo, ilang expansion program, as ilang plano, so para among matabangan. Then, definitely by next month, March, ato na ipasar ang CLP o ang zoning ordinance. Hindi pa na mo mga kasayiran to rin, makatag ng idea, magandang tao puro, makatapit ang mga lugar na barangay nga, ako ang utang ito ang mga negosyo, industrial, housing, na kwan. Totoo sa mga hapis na itong expansion. Kaya, karay po tayo, po na dito ba itong sa analysis ito ang mga plano, po na dito sa EOP ng mga program. O, muna ito, game mo, ang planis, nakuha lang sa mga outposts, inputs sa katawan sa amin, sa mga government officials, negosyante, sa academic, sa mga sila mo yung himog, padak, produkto, muna yung CLP. So, kung final na, ilang sabit sa mga, pro final, apobalog, implementation, implementation. So, kumanhuman na. So, ito yung pangunta sa binar nga. Itong mga commercial, industrial districts, ito sa dapitan. Okay, ang nagpupahin ko na ito sa itong seminar workshop, ang itong parang sa samis, para mo suwag, multimodal. Multimodal nga. Di lang ang area hat in-develop na may mga ubang nga mga plano nga ang dalan, ang highway, dito na i-develop sa Lapis Highway, no? Kaya yung sintro sa amin, kung ano yung sintro, di hala yung develop. Pero ito multimodal, nga, nakita ang asem ay dinapita,
at i-develop di maini nga lugar sa commercial area na po agricultural area na atong i-reserve. Kaya nga ito may mong convert o commercial kay di ko na mahimo kay ang dar na so pagi ayaw. So di area po da po lain nga at i-develop nga commercial na po residential. So multimodal di lang sa na focus sa kalugar and development. So murag mapapresibo ba nga nakita ito ka ng sa unang ang social Cebu kulon naman ang sidad na kulon itong street di na sidad lo karon ang kulon mingaw na ang mga sidad bibo na dito sa John Sabino Tumbukit sa na bibo na kayo. So ilang i-develop so muna nga kita pa sa amin yung nabawahan nga naman tayo gihimo karon nga paano nga ang kinuman atong i-develop. So, na nagay sports complex na more than 1 billion. So, Paul, kung mga manang sports complex, damit next year ba, no? Next year o sa year 2025, mabibo mo naman napita. Kaya ka naman invest, negosyo, so, it will generate employment, dahil ka nang katrabaho, dahil ka negosyo mong tubo, no? So, di mo siliposan po. Ay, pero itong atong napita, puso, mga nearby nga mga area, nang plano ang sinso nga, inibilo pa na siya. Ang commercial area. Murag, bagsakan. Tanang produkto, napita mo, paingot. So, mga tao ito dito, dito kang palit. So, muna mga plano nga, ipaganda itong sinso sa amin. Among the plans which we are trying to pursue. So, taro na. Ito nang, once mahimong amusement area na, journey particular, dili na po na diha po dito purang mga eskulahan. Di na. Simbahan. Bawal na po na diha. Kung nana tayo silip eh, may buo naman ito, asa na pitukuro ng simbahan. Layos plan. Kani, pwede rin yung mga simbahan. Di, pwede ang mga video key bars. So magtapok na. Ikaw gusto ka malingaw-lingaw, video key bars, mga katakanta, sayo-sayo, ato ka dalapita. Ito ka dito na kan. Pwede na, sir mo na. So, on and off na life. Gusto po ka nga, dili ka sa life nga mga kailokan, nakapunin na lipita. Lipita. So, nalipayin na itong lunch plan. Unsa gamit ano yung mga lipita, dilipita. Dili ang mga installation. Maging pabrika, di na pita. So, di na magtukol. So, ang mga sana eh, magpano ka imbis sa amin, tanawang saan yung mga CWP. Ang lines plan. So, usa ka mga imbis, tanawang mga suning ordinance, lines plan, pwede na. Kailangan naman tayo lines plan nga di lang compliance. Kaya, si John Gilt nga i-agi seminar workshop o with the expert assistance itong consultant ng expert para this. So, sa una, itong pangasunin ko, compliance na ba para na LDLG na require national agency? Ah, kompleta. Table lang. Pag-i studio, wala gihimo nga seminar workshop. Muna yung itang mga indahan? Muna ka, nagbulag-bulag na. So, dito, na simbahan, dito, simbahan na iskulahan, layo ito, na hospital ito, na ito, layo hospital. Muna nagbulag-bulag. Kung hindi natin pasulong na itong karaan ng mga public officials, kaya mo hinahitabo. Nga ito lang, karon, sa sisutin na ito sa amin, we're trying to do what is right. Suguta, asa, mayo nga, gusto nga himuon. Start right. Ang katulang sayap na hitabo, we'll try to rectify, no? Kutos na mahimong atong ma-remedy, atong Korean. Kutos na mahimong. Kaya kanina itong mga nakalalan sa amin, gagbang, oh, di na nyo kriyan. Ato lang yung mga, kasi may pagay nga, ato na masulbat. Uy, nang himutag new town sa Kinuman, dakot ang dalan, kung paingos Kinuman, gagawin may maghihapong dalan. Pero ato nang pahitag rin midi, how to go about it nga, masulbat na. Nga, dili sa amin sa sentro, mga parking ka, wala, listo pa parking. Kaya kami dalan, no?
Bisa na pag-wede ni sa sedan. Bisa na pag-wede ni. Na na mga dako eng mga building niya. Apektan man. Oo, so dito sa Aklan, nato na ka. Ano gyud? Ayaw ko pailo na. Kumay mo naga nagali bicycle o motorcycle nga agkagian. Para kupito yun ba? Di na tayo magmahayak sa una. At ang himuon nga, unsay ang ibahaton. Sorry, ay. Ay, mo tayo si update ng itong City Mall. Ang City Mall? Wala kayo kung ako sa, kuhan, sa update flow. Ako yung maon nga, gamay information nga, hihingi na comply ang mga requisitos nga gipangay sa Diyo nga at tutuman sa legal lang nga mga kuan blout sa blout at lang timanon nga ang napit nga di na pwede nimo tukuran kay public land good wala man di na private so is beyond the cameras of Mandi kaya na pwede tukuran timanon lang atong blout kung makumpay na kames lamit mo pa rin gina ang City Mall. No, okay, ilang mag-iwan, ilang tumano ng kames? Paano tayo ba? Posible nga area sa mga sa redesignment sa sentro sa Isamis na kamutan. Ang area, so bitaw sa redesignment ng mga bar, kung mga iba kong ito po. Ah, mga redesignment ng mga bars, mga... mga red light. Mga, sa masama, imita na, red light. Manita na, ano? Wala pa na akong ginom sa bahay. Kana nga, dapita, amo na, makalingaw po sa atong katawan nga gusto maglingaw-lingaw. Naagin na. Pero, uli po ko dibit, asapit. Wala pa na ako na ma, wala ko na mahatag pa sa kung una ba. Okay. Tingnan natin ko sa kung, kahit ang sado na napita, pero, anyway, nara na, nga next month, makita na ito na, Sir Mark. Ay, nung tama ito, director niyo, masay ko magbaka ate kaya siya sa daling update sa kanang franchise sa motor tubag ba naman siya? Oh ang franchise motor ato nang hinay na kulit ang mga score sa interview no na naman na po pipila ka mga applicants nga na absent ba sa interview gan na ang sa ulina sagot nga magkadak interview na unsay mga kwa sa interview on sa mga systems interview hasta takong po yun sana na yun na absent no? May tapo itong absent turn eh muna yung amo siya kung valid ba ilang reason nga na absent sila so natin kaya pipila ka mga applicants nga apang himog last schedule para may interview mga wala na buto 30 ka applicants nga amo tag chance no nga na interview kaya lang amo paabot nga aun sa may available atong panel nga may interview then ana man ang data na may kay na applicant seminar mga almost more than 700 nga atong kwaon mga lang 400 ka pin ana daga na apply ba so di dali nga mag kung sa mapainan sa listing ba? So ato nang ginahinay kung nga itabangan na mo ang permit division ang city service nga staff na mahimo na tingnan yung mga next month eh ma-award na ito sa mga qualified nga motor cab applicants franchise. Magin ka sa attorney kanin ko pag-issue ito sa special use permit. Usa himo on sa mga negosyante kato, especially kato nga nasiraan, kanya ito ilang negosyo kay nasitawa, kaya nasulog sa katong kuan, katong palaon nasyonal na bawal ito siya dapat. Kato negosyante ko galang daw, usa yung angay una na himo on pagkakaroon. Ma-apply siya sa CPDO, City Panning, o special use permit. Masulat sila sa City Panning, apply me, mga negosyo, i-set na sa usay lang kan adapit no then interview sa sleeping tagaan sila mga requirements unsay kuan unsay isosyo sila ng negosyo so tanawon sa sleeping kung whether it merits to be endorsed to the city council for final determination ilang endorse mo tanang dili meritorious
ilang ito na eh. Nasa power na. So, apply sa city planning. Kita sasa atong tayo ng Google Tourism, interview naman mo. Kanyang wala na mo imuhang paingal na mensahe sa maglantaw na turo mo na sa mismo, especially katong interesado na ako ay avail sa atong i-offer karo na HUP. Una sa lang, salamat sa atong Ginoong dahil na may palawas ang panahon na kita makatapos sa opisina. Salamat sa inyong pagkani aron makuhaan ko niya una sa bayan sa itong bagong ordinansa na pasal sa konsiyo, ang interim ordinance na naghatag opportunity sa itong mga negosyante, labi na itong nagbaligya o mga ilim nun, mga wines, mga liquor na nag-serve sa itong mga kisunan. Hindi lang ka na ang atong mga bidyukihan. Daghan pa kayo nga mga uban nga mga negosyo nga nasakop ni special use permit na galindi open storage na gas LPG filling stations na cemeteries na cockpits na slaughter house. Pero ang labing kong kaan epitan ay kanyang mga imnanan muna hindi na napokus ang inyong mga pungutana. So, mabini na kayo ng kitama po siyudad nga hinay lang kita, gamay lang income, no, kay tungkol sa balaod niya, sa nasod nga kagawahanan. So, dahil salamat niya pagkani, ako na ako sa aming isante nga, isimital sa LGO, Asyut Sames, ang inyong plano, pwede ba, pwede man sa city planning, o kang mayor, office mayor nga, kung sa inyong mga parasigosyo, inyong investment sa ibutas sa Sames, para atong ma, isudyan, o, magkonsulta atong konsulta ng panalis para makita kung may ba ang dagan siyang plano nga wala ba sa mutang sa na yung mga risiko o na yung mga hazards na dapit sa atong dakbayan. So, agyawag nga i-submit yung input sa atong NGO para atong matabangan. O mismo matigod ato ng plano sa NGO sa mayor nga ipasar ng CDP ang comprehensive land use plan, apil lang sunod ordinance. So, nalili pa na ang pasar. For last time, kuha ko na mo yung in-post. Para pag-penalize kita sa itong CDP. Namo ko yun, ang butang nila napita. CDP dahi, hindi pwede. So, mayroon paagi nga, mahangyo ang gusto na, nabay paagi nga, ma-accumulate na yung maong plano sa ningsante. Ma-accumulate ba, matagang-pagtagal. So, muna ang ihawag ko ninyo nga, isamitan ninyo ang inyong plano sa inyo para atong tabangan, misidyan, o atong magkonsulta, atong expert consultant, ang panadis, nga aron sa makatagbog advice sa inyo na matabangan yung negosyo. O katong negosyo nga, mga negosyo na epektahan sa atong nasunod ng ordinansa nga, ng limitar sa distansya, 100 meters, samitan mo application sa city planning. Pero tigaan ito pagi o sa mga conditions araw matagaan mo special use permit. Pero na-under certain conditions na kung matagaan mo permit pun paningkamuti yun na matuman ang mga conditions kay pwede mo i-revoke anytime. Pwede mo katuman. Na kanil permit, good for 1 year ni. Inable after expiry of the period of 1 year. So, ayaw mo na seminar. Tengah salamat kayo sa iyong pagluwag ka na ako sa umsina o usap sa iyong labaw na sa iyong mga sukit paminaw. May adlaw kayong tanan. One TV special. 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 Report. Special. Report.